Hi everyone, it's me again, your teacherpreneur, and welcome again to my channel. Ayan, so dahil marami na po ang nagre-request ng ating part 2, which is papakita ko sa inyo kung paano gamitin ang nabili kong steamer. So, ayan. So, throwback muna tayo. So, ito yung aking first video. Ayan, so yung part 1 ng ating video ay ito. So, kung hindi mo pa ito napapanood, wag po munang panoorin itong part 2. So, yung part 1 nito is, ayan, so pinakilala ko na sa inyo ang aking bagong billing steamer from Shopee. Sulit siya, as in, sulit na sulit. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito gamitin, kung ano yung mga dapat yung maintindihan kapag ginamit nyo siya, ano yung mga kailangan yung gamitin bago nyo siyang gamitin, or ano yung mga kailangan yung supplies para magamit nyo siya ng matino. So, without further ado, let's get into the video. Ayan, so papakita ko sa inyo ang pinaka kailangan yung ano, i-provide. So, unang-una dito para magamit yung steamer, kailangan nyo ng water. So, ayan, pwede na yung isang puno ng water na to kung hindi naman madami yung i-steam nyo na damit. Pero kung madami, siguro kailangan nyo mapuno yung pinakalalagyanan ng ating steamer. Next ay kailangan nyong i-provide yung mga damit, syempre, na i-steam nyo. So, for today, dapat kasama talaga tong suot ko kasi, as you can see naman, lukot siya. Pero, okay lang yun. Meron pa naman tayong iba't-ibang klase ng fabric. So, eto. For example, is this one. Silk yung fabric nito. Kitang-kita nyo naman yung lukot. Ayan ha, kitang-kita nyo yung lukot. Tapos, papakita ko sa inyo mamaya yung ating finished product. So, ayan ha, ayan yung lukot niya. Ayan. Next natin is, ito naman, cotton naman yung pinaka fabric. So, ayan, lukot din siya. Ayan, lukot. Talagang pumili ako ng mga lukot-lukot para makita nyo yung difference between na steam and heat. So, ayan, lukot din siya. Next is, eto din. Cotton din siya. Ayan, lukot din siya sa personal. Ayan. Ayan yung mga parang gusot-gusot niya, oh. Pero titingnan nyo later kung ano mangyayari, ha? At ayan na nga. So, ayan, papakita ko muna sa inyo yung mga ano natin, yung mga essential. Ah, hindi. Papakita ko sa inyo yung mga gamit natin. So, eto, hindi mawawala yung pinaka steamer. So, ayan siya. Ayan. So, ayan. Eto yung pinaka steamer natin. So, ayan. Ayan, ganito. Ayan. Meron na siya ditong water. So, kung nakikita nyo, hanggang dito na yung kanyang tubig. Mas maganda na lagyan nyo din ng downy para ano, mabango na agad. Tapos, ito. Ayan. Ito yung mga control. Ayan ha. Tapos, yung hose. Ayan. Ayan, yan, yan. Tapos, ito pala yung sinasabi ko na kailangan nyo ding meron kayo. Ito. Ito, pinaka-white. Ayan, kasi medyo maluwag siya. Kaya kailangan meron siyang ganyan para hindi siya nawawala dun sa pinakasaksakan. So, ayan, try na tayo ng isa. Mabilisan. Ayan, ayun yung paplansyahin natin. Ayan. Ayan, so ang una natin kailangan gawin is, ayan, isinaksak ko na. Isinaksak na natin yung pinaka-steamer. And then, ayan. Ko. Ayan. So, ilalagay lang natin dito. Ayan. So, iilaw siya. Tapos, wait lang natin na umulo. Ayan. So, maririnig nyo yung parang usok-usok. Ayan. Ayan na, oh.
eh, kung gusto nyo i-adjust or mas mapabilis yung pagpa-plancha natin, yung control is i-ano pa natin, ilakas pa natin. Next naman natin is itong silk. And so, open ulit natin. Hintayin natin umusok. Hintayin natin na kumukulo. Ayan, yung last naman natin is itong cotton na t-shirt. So, open it natin. Hintayin ulit na. Kumulo-kulo. So, makikita nyo naman yung before and after. Kahit idampin nyo lang siya, ayan, tuwid na siya agad. Hassle-free. Ayan, so nakatapos na tayo. Ayan, medyo nakaka-stress isang init. Tapos, syempre, palipat-lipat ako ng ating light kasi kulang tayo sa lighting. Kaya, ayun, saksak dito, saksak dyan, yun, 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 yun. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung kinalabasan ng ating pag-i-steam. So, ayan, unahin ko na dito, ha? Ayan. So, tingnan nyo naman, oh. Kanina may gusot-gusot yan. Ngayon, o, diba? Ilang minutes lang natin, parang 1 minute or 2 minutes lang natin yung pinlancha. Diba? Ayan, so kung nagmamadali ka, pwede mo siyang gamitin pang personal use. Ayan, personal use. Kasi ito talaga, binili ko siya for my paninda. Pero pwede, actually, nagagamit ko din talaga siya kapag halimbawa, nagmamadali na ako tapos hindi ako nakapag-plancha ng gabi. So, yun. Next natin is ito. So, dito, sa part na to medyo fail ako kasi dito yung pinakulo natin na una yung steamer. Medyo malaki yung damit kaya hindi siya kinakaya nung pinaka-handle. Kaya, hindi ko naman siya naisip agad na ihang na lang dun sa wall tapos siya ako-plancha. Kaya, yan. Pero, overall, okay naman siya. Okay, ito nyo. Na-straight naman siya. Hindi nga lang siya masyadong straight na straight. Katulad din na una. Kasi nga, as in, dampi-dampi lang yung ginagawa ko dito. Dampi-dampi lang tapos. So, ayan. Tapos yung ito, favorite part ko is yun dun sa silk. Kasi, once na yung silk na steam natin, ang ganda niya tignan. Tignan niya to. Diba? As in, yung busot, wala. As in, straight siya. Ayan. Ito kasi likod na part. Hindi ko na siya na-plancha. Ito na lang para may reference na. So, yun o. Diba? So, kung tatanong nyo kung effective ba yung steamer. So, 100% po gumagana ang ating steamer. 100% ang ating steamer ay effective. At 100% ang ating steamer ay
very affordable, very magagamit natin kahit sa pang, sabi ko nga, kahit sa ating pang personal na use, di ba? So, kung ako sa inyo, bumili na kayo nito. Tapos, share niyo sa akin yung experience niyo, ha? Kung ako sa inyo, bibili na ako nito kasi talagang magagamit ko siya at hindi ako magsisisi. Diba? So, yun. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa akin channel, kindly click the subscribe button below. Kindly click the notification bell below para lagi kayo updated sa aking video. So, bye-bye!